Si Pauline ay isang maganda at simpleng dalaga. Ngunit palagi na lamang siyang iniiwanan ng kaniyang mga nagiging nobyo dahil sa pare-parehas na dahilan. Iyon ay dahil ayaw niyang isuko ang kaniyang sarili sa mga ito. Ngunit isang gabing pangyayari ang bumago sa kaniyang buhay nang isuko niya ang sarili sa isang lalaking hindi niya kilala at nabuntis siya nito. Labis ang kaniyang naging pagsisisi dahil hindi na niya nakita pa ang lalaki. Sakay sa magarang sasakyan ng kaniyang kasintahan si Pauline. Sinundo siya ni Rowan sa kanilang bahay upang mag-date sila. Dahil ngayon, ang kanilang second year anniversary, ay dinala siya nito sa isang mamahaling hotel. Hotel? Anong gagawin natin dito, Rowan? Akala ko ba sa restaurant tayo pupunta? Hindi mapigilang tanong ni Pauline nang lumiko sila sa driveway ng isang kilalang hotel sa Pasay. I have a surprise for you. Come on! Sambit ni Rowan at bumaba ito ng kotse at nagtungo sa kabilang side upang pagbuksan ng pintuan si Pauline. Wala namang nagawa si Pauline kundi magpatianod na lamang sa kasintahan. Bumaba siya ng kotse at nagtungo sila sa information. At mula doon ay kinuha ni Rowan ng isang susi. Sa isip ni Pauline ay marahiling nakapag-preserve na ito. Umakyat sila sa 5th floor kung nasaan ang room. Nakaramdam naman ng excitement si Pauline dahil sa iniisip niyang baka may magandang sorpresa sa kanya ang kaniyang nobyo. Pumasok sila sa isang kwarto at pagdating doon ay laking pagkadismaya ni Pauline. Wala siyang nakitang kakaiba na kagaya sa naiisip niya na may mga pabaloons o di kaya ay may parosas ang kaniyang nobyo. Bakit tayo andito, Rowan? Takang tanong ni Pauline at nilingon si Rowan na noon ay nakita niyang idinoble lock ang pintuan. Nasaan ang surprise na sinasabi mo? Kunot noon niyang tanong pa dito. Ngunit bigla siya na itong itinulak sa kama at umibabaw ito sa kanya. This is my surprise, Pauline. Sambit ni Rowan at agad na sinibasib ng halik sa leeg si Pauline. Rowan, ano ba? Sambit ni Pauline at pilit na itinutulak ang nobyo at iniiwas ang kanyang leeg sa mga labi ni Rowan. Subalit sadyang malakas si Rowan at hindi siya nito tinitigilan. Kaya't hindi maganda tuto si Pauline sa kakaiwas sa binata. You will like what we gonna do, Pauline. Sambit ni Rowan at sinapo na agad ng isang kamay nito ang dibdib ni Pauline habang patuloy ito sa paghalik sa leeg ng dalaga. Ano ba, Rowan? Tumigil ka na! Ano bang nangyayari sa'yo? Galit na sigaw ni Pauline at buong puwersang itinulak si Rowan. Tumigil naman ito at humiwalay sa kanya. Ngunit nagulat siya nang bigla nitong hubarin ang suot na polo. Mabilis na tumayo si Pauline sa kama dahil kinakaba na siya sa nais gawin ng kasintahan. Ngunit mabilis namang nahawakan ni Rowan ang braso niya at muli siyang inihiga sa kama. Rowan! Ano ba? Sambit ni Pauline. Pauline! Mahal naman kita! Bakit ba ayaw mong gawin natin to? We're together for 2 years now. Bakit ayaw mo pang ibigay sa akin ang sarili mo? Hindi ba't mahal naman natin ang isa't isa? Sambit ni Rowan at muli na namang siniil ng halik si Pauline sa leeg nito. Rowan, stop! Sambit ni Pauline at tinulak na muli si Rowan at mabilis siyang umupo. Oo, Rowan, mahal kita! Pero sana irespeto mo ang kagustuhan ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayaw kong gawin ng premarital sex? Mariing sambit ng dalaga. Kung talagang mahal mo ako, Pauline, you will give yourself to me. Shit! We're dating for 2 long years. Kinakantsawa na ako ng barkada dahil sa sobrang pakipot mo. At hanggang halik lang ang narating ko sa iyo. Kung talagang mahal mo ako,
ipatunayan mo, Pauline! Dito! Sambit ni Rowan at tinuro pa ang kama. Ano? Yan ba ang dahilan mo kaya mo ginagawa sa akin to? Dahil lang sa kantsaw ng barkada mo? Nakalimutan mo ng irespeto ako, Rowan! Alam mo, masyado kang pakipot! Hindi ka naman si Maria Clara! Tingnan mo nga kung manamit ka! Halos mahubaran ka na pero ayaw man lang magpahawak! Akala mo kung sinong santo! Alam ko namang bibigay ka rin dito sa gagawin ko! Sambit ni Rowan at hinila si Pauline sa kaniya at marahas itong hinalikan. Pagkatapos ay marahas na itinaas ang skirt na suot nito at hinipo ang hita ng dalaga at saka mabilis na hinawakan ito ang pang-ibabang saplot ni Pauline at akma sana iyong hihilahin pababa ng isang malakas na sampal ang dumapo sa kaniyang pisngi. Natigilan si Rowan. Sa sobrang lakas noon ay pumaling pa ang kaniyang pisngi. Bastos! How could you do this to me, Rowan? Mariing sambit ni Pauline at inayos ang kaniyang nakataas na laylay ng palda niya dahil sa ginawa ni Rowan. Wait, Pauline! Sambit ni Rowan na tila ba nahimasmasan at humakbang papalapit kay Pauline. Don't! Sambit ni Pauline at sinenyas pa ang kamay nito na huwag lalapit si Rowan. Simula ngayon, tapos na tayo. Kakalimutan kong nangyari to. Alam mong pwede kitang idemanda ng rape sa ginawa mo, pero hindi ko nagagawin. Don't ever show your face in front of me again. Mariing sambit ni Pauline at mabilis na dinampot ang kaniyang bag at lumabas ng pintuan. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking noon ay labis siyang iginagalang ay pagsasamantalahan siya ng ganun-ganun na lang. Hindi naman ito ang unang beses na nangyari sa kanya ito. Sa tatlong naging boyfriend niya ay pare-parehas lang ang kinahantungan at yun ay ang pinipilit siyang isuko ang kaniyang sarili. Ngayon nga lang ay akala niya ay nakatagpo na siya ng lalaking kayang irespeto ang desisyon niya na ayaw niyang i-indulge ang sarili sa premarital sex. Pero nagkamali siya. Kagaya lang din pala si Rowan ng mga nauna niyang naging nobyo na yun lang ang habol sa kanya. Masamang masama ang loob niyang lumabas ng hotel. Ngunit hindi na niya magawang umiyak pa dahil nasanay na rin siya. Sa kaparehong dahilan ay ayaw na niyang umiyak pa. Sa malalim na pag-iisip ni Pauline ay dinala siya ng kaniyang mga paa sa isang bar sa malapit. Naisipan niyang maglasing pagkatapos ay kalimutan na ang lahat ng nangyari. Ganito na lamang ang paulit-ulit na nangyayari sa relasyon niya. Iniiwan siya dahil ayaw niyang isuko ang kaniyang pagkababae. Masasabi niyang hindi naman siya konserbatibo at Maria Clara. Ang kaniyang pananamit ay nakaayon naman sa modernong panahon at sabay sa uso. Hindi rin siya yung tipong pabebe, pero siya kasi yung tipo ng babaeng nais i-preserve ang kaniyang sarili para sa lalaking papakasalan niya. Dahil na rin lumaki siya sa ganoong paniniwala, kahit na nasa modernong panahon na siya, ay ayaw niyang baliin ang prinsipyo niyang isusuko lamang niya ang kaniyang sarili sa lalaking ganap na niyang asawa. Waiter, another tequila, please? Sambit niya habang halos maduling-duling na at hindi na nga maaninag ng masyado ang waiter. Nakakailang shots na din siya ng tequila at hindi rin siya sanay uminom. You cannot have another shot, miss. Lasing ka na. Tinig ng isang lalaki na umupo sa tabing stool ni Pauline. Sinenyas na naman ito ang waiter na wag na itong bigyan pa ng alak. Bakit? Sino ka ba para sabihan ako? Boyfriend ba kita? Tanong ni Pauline at hinarapang binata kahit na blurred niya ito sa kaniyang mga mata. No, I'm not. But I can be. Ngising sambit ng binata at mahina itong tumawa. Ulul!
sambit ni Pauline na nagpatawa naman ng malakas sa lalaki. Nasaan ang mga kasama mo? You shouldn't be alone in that state. Mukhang hindi ka na makakalakad pag tumayo ka. Sambit ng binata. Kaya ko pang sarili ko. Tingnan mo. Makakalakad pa ako ng tuwid. Sambit ni Pauline at tumayo ito sa stool, ngunit wala pa atang 2 segundo ay kamuntik na agad itong matumba. Agad naman itong nasalo ng binata dahil inaasahan na niyang ganun ang mangyayari. Nadikit ang mukha ni Pauline sa dibdib ng binata. Pagkatapos ay humiwalay din ito agad. Kaya ko, okay? Sambit ni Pauline at inalis ang pagkakahawak ng lalaki sa kaniyang braso. Ngunit mabilis naman siyang nahawakan ulit nito dahil kamuntik na naman siyang mabuwal. Nasaan ba ang mga kasama mo? Ihahatid na kita sa kanila. Sambit ng binata. Wala akong kasama. May nakikita ka ba? Sambit ni Pauline at pilit na umupo ulit sa stool habang nakaalalay naman noon ang binata kung sakaling matumba ito. Ihahatid na lang kita. San ba ang bahay mo? Tanong ng binata. Hindi rin niya alam kung bakit niya nasabi iyon sa babaeng ngayon lang naman niya nakita at nakausap. Pero isa lang ang alam niya, nabighani siya sa taglay na ganda nito na kanina pa niya pinagmamasdan mula sa malayo. Sa bahay mo! Tugon ni Pauline. Hindi niya alam kung bakit iyon ang nasabi niya. What? Naguluhang tanong naman ang binata. Dalhin mo ko sa bahay mo. Tugon ulit ni Pauline. Hindi niya alam kung bakit ang lakas ng loob niyang sabihin iyon, para bang wala na siyang pakialam sa kahit na ano pa mang mangyari. Do you want to come up with me? In my house? Tanong ng binata. Sure, let's go. Sambit ni Pauline nang walang pag-aalinlangan. Noon nga ay inalalay ng lalaki si Pauline patungo sa elevator. Nakahawak siya sa bewang ng dalaga habang pagewang-gewang itong naglalakad. Umakyat sila sa penthouse. Ang lalaki ang nagmamay-ari ng buong building na iyon at business niya ang resto bar sa first floor. At ang ibang unit naman ay pinapaupahan ito sa mga gustong magnegosyo. Ipinasok siya ng lalaki sa kwarto nito at sunod-sunuran lamang si Pauline doon. Iniupo siya nito sa kama, ngunit tuluyang bumagsak ang katawan niya doon at pakiramdam niya ay pipikit na ang kaniyang mga mata. May gusto ka ba? Pagkain? Coffee? Tell me, what do you want? Sambit ng lalaki. Ikaw ang gusto ko. Sambit ni Pauline na parang hindi big deal iyon. Tila hindi na rin niya naririnig ang kaniyang sinasabi dahil sa epekto ng alak. What do you want in me? Tanong ng lalaki at umupo sa tabi ni Pauline na noon ay nakahiga na sa kama at pinantay ang mukha niya sa mukha ng dalaga. I can't see you clearly. Pero mukha namang gwapo ka. Sambit ni Pauline at napatawa naman ng lalaki. Of course, I am. Baka maglaway ka pa pag nakita mo ko sa oras na mawala na ang pagkalasing mo. Sambit ng binata. Anong tingin mo sa akin? Asong ulol? Tanong ni Pauline at tumawa din ito. No. You look like a goddess. You are so beautiful. Malambing na sambit ng lalaki at hinaplos pa ang buhok ng dalaga na itim at may pagkakulot. Thanks, pero matagal ko nang alam. Mayabang na sambit ni Pauline at tumawa pa ito. Why are you drunking yourself? Anong problema mo? Tanong ng binata. Napatigil naman si Pauline sa pagtawa. Iniwan ko yung boyfriend ko dahil pinipilit niya akong ibigay ang virginity ko sa kanya.
casual na sagot ni Pauline. Best decision. Tugon naman ang binata. Ewan ko ba kung bakit, katawan ko na lang ang palaging habol nila. Pwede namang magmahalan ng walang sex. Sambit ni Pauline. Tumatawa ito ngunit nahahalata ng binata ang pait sa bawat salita. Well, that's because that's the trend in this generation. Sambit ng binata. So, mahilig ka din sa sex? Tanong ni Pauline. No. Tugon naman ng binata. Habang tinitig ng mabuti ang nakalatag na kagandahan ng dalaga na kanina pa siya pinag-iinit. Talaga? Tanong ni Pauline. Sabay ibinaba ang strap ng kaniyang dress hanggang sa tumambad sa binata ang suot niyang bra. What are you doing? Tanong ng binata sa kanya. What a stupid question! Sambit ni Pauline, sabay sunggab ng halik sa binatang hindi man lamang niya alam ang pangalan. Iba talaga ang nagagawa ng alak. Ibang-iba ang nararamdaman ni Pauline sa mga halik na binibigay sa kanya ng binata. Kahit sa kaniyang nob yung si Rowan, ay hindi niya ito naramdaman. Na tila ba handang-handa siyang isuko ang kaniyang pagkabirhen sa ekstrangherong lalaki. Hinubad ng binata ang kaniyang damit at tuluyan nitong natanggal ang kaniyang bra. Hindi ito ng dalawang isip na sunggaban ang biyayang nasa harapan. Sa bawat hagod at haplos na ginagawa ng ekstrangherong lalaki ay tila napapaso ang katawan ni Pauline. Palalim ng palalim ang mga halik nito, mapusok at mapangangkin. Mula sa mga labi niya ay dumako ang labi ng lalaki patungo sa puno ng kaniyang tenga. At doon ay para na siyang dinaanan ng libu-libong bultahe kasabay ng pagtindig ng kaniyang mga balahibo. Kapwa sila nasasabik na sa isa't isa at hindi na nga makapag-intay pa sa sandaling iyon. Tila ba nagkakaunawaan na ang kanilang mga mata. At noon nga ay dahan-dahan siyang inangkin ng lalaki. Pero kahit na mabagal ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya, ay namutawi pa din sa kaniyang mukha ang kirot na nararamdaman. Are you really a virgin? Tanong ng binata. Dahan-dahan namang tumangos si Pauline habang nakapikit ang mga mata at tinitiis ang sakit ng pag-angkin sa kanya. Nang malaman ng binata na siya ay berhen pa, ay mas lalo nitong iningatan ang kaniyang bawat paggalaw hanggang sa unti-unting nawala ang sakit at napalitan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi alam ni Pauline kung paano niyang nakayang isuko ang kaniyang sarili sa lalaking ito na hindi niya man lang alam ang pangalan o kahit ang mukha nito ay hindi niya pa masyadong maaninag. Naisuko niya ang sarili niya sa lalaking ngayon lang niya nakilala kesa sa boyfriend niyang nakasama niya ng 2 taon ng kaniyang buhay. Nang matapos sila, ay humiga ang lalaki sa tabi niya at siniksik naman niya ang kaniyang ulo sa dibdib nito. Yumakap siya dito at napangiti naman ang binata at niyakap siya ng mas mahigpit. Ang lalaking kasama ngayon ni Pauline ay walang iba kundi si Prince Mackenzie Jerome Wilford. Ang gwapong lalaking kinababaliwan ng halos lahat ng babaeng makadaupang palad nito. 5 taon na siya ngayon sa Pilipinas, simula nang lisanin niya ang Montinaro, ang bansang kaniyang pinagmulan at nakatakdang pamunuan pagdating ng panahon. Kinalimutan niya ang lahat ng iyon, kasama na ang babaeng minahal niya ng lubos at ang dahilan kung bakit gusto niyang magpakalayo-layo. 5 years had passed and everything's changed. The good boy turns into a daring and hot popular guy in town.
the good qualities of a crown prince has vanished within him at napalitan ng isang mapaglaro at mapanakit na lalaki. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay ito ang unang beses na napukaw ng isang babae ang atensyon niya nang dahil sa isang dahilan. Kamukha nito si Ari, ang babaeng pinakamamahal niya. Part 2. Pauline, intayin mo na lang kaya ako. Kailangan ko lang kasing pumunta sa opisina ngayong Sabado. Bad trip kasi yung karelyebo ko, hindi pumasok. Sambit ni Clara, ang kaibigan ni Pauline na isang sekretarya sa isang kumpanya. Clara, okay lang. Kaya ko namang mag-isa, no? Sambit naman ni Pauline. Parehas silang kumakain ng almusal ngayon. Nakikitira lang si Pauline sa bahay ni Clara. Naging mag-best friend sila noong high school. May sariling bahay si Clara dahil regalo ito ng kanyang lolo sa kanya. Mula sa angkan ng mga Del Fuego si Clara na sikat sa bayan ng San Ildefonso. Mayaman rin ang kanilang pamilya. Samantalang ang angkan naman ni Pauline ay sakto lang naman ang pamumuhay. Hindi sila mayaman at hindi rin naman sila naghihirap. Paano ka magiging okay niyan? Eh, hindi mo na nga halos maabot ang paa mo sa laki ng tiyan mo. At saka, kabuanan mo na ngayon, kaya intayin mo na lang ako. Sambit ni Clara. Ano namang kinalaman ng pag-abot ko sa paa ko? Kunot na tanong ni Pauline. Isa pa Clara, isang sakay lang naman ng taxi yung clinic ng OB ko, no? Tsaka, babalik din naman ako agad. Sambit ni Pauline. Hay, sige na nga. Napabuntong hininga na lamang si Clara. Kung kilala mo lang sana kung sino yung tatay niyang anak mo, matagal ko nang napektusan ng lintik. Pagkatapos bumayo, iiwan ka na lang bigla. Gigil na sambit ni Clara. Hay naku Clara, tama na nga. Huwag na nating pag-usapan pa ang lalaking yun. At kung tatanungin mo na naman ako kung natatandaan ko ba ang mukha niya, hindi. Tanging yung ano niya lang ang natatandaan ko eh. Biro lang. Sige na, umalis ka na. Malilate ka na. Sige ka, baka masinghalan ka na naman ng dragon mong boss. Sambit ni Pauline. Gaga ka talaga. Basta i-text mo ko ha pag nakarating ka na sa OB mo at pag nakauwi ka na. Baka mamaya mapaana ka na lang dyan sa daan. Ilagay mo sa speed dial ang number ko, okay? Sambit ni Clara. Pagkatapos ay mabilis ang uminom ng tubig at sinuot ang kaniyang coat. At pagkatapos ay kinuha na ang kaniyang bag. Oo na, matagal nang nasa speed dial ang number mo. Sambit ni Pauline. Lumapit naman dito si Clara at nagbeso sa pisngi. O siya, sige na. For the go na ang first on. Baka mamayang tanghali nakauwi na rin ako. Hindi naman ako magtatagal sa office eh. Sambit ni Clara. Okay, okay. Sige, alis ka na. Mag-ingat ka ha. Sambit ni Pauline. Tuluyan nangang lumabas ng pintuan si Clara at naiwang mag-isa na lamang si Pauline sa loob ng bahay. Niligpit niya isa-isa ang pinagkainan nila at nilagay iyon sa lababo. Dahan-dahan lang ang ginawang pagkilos ni Pauline dahil sa malaki na rin ang tiyan niya at bigat na siya sa kaniyang katawan. Siyam na ba na ang tiyan niya ngayon? At halos siyam na buwan na rin ang nakalipas magmula nang mangyari ang bangungot ng kaniyang buhay. Yun ay ang makipag one night stand siya sa lalaking hindi man lang niya nakilala at kahit na ang mukha nito ay wala siyang pagkakakilanlan. Nagising na lamang siya noon na mag-isa sa isang lugar at mag-isa sa kama. Walang bakas ng kahit na sino. Hindi na niya inalampa ang pagkatao ng kaniyang naka one night stand. Hanggang sa lumipas ang dalawang buwan at nalaman niyang buntis siya. Bumalik siya sa lugar kung saan siya dinala ng lalaki. Maging ang bar na pinuntahan niya. Ngunit ipinasara na daw iyon ng may-ari. Hindi naman niya maitanong ang lalaking hinahanap niya dahil hindi naman niya alam ang pangalan nito o kahit description ng lalaki ay wala siyang idea. Doon na siya tuluyang nawala ng pag-asa. At dahil nga sa nangyaring iyon, ay talagang galit na galit ang kaniyang mga magulang.
dahil wala siyang maiharap na ama ng kaniyang anak. Na-disappoint din ang mga ito nang hindi si Rowan ang ama ng bata na matagal na niyang karelasyon at kilala din ng kaniyang pamilya. Tinakwil siya ng mga ito at sinabihang wag na wag siyang uuwi ng bahay hanggat walang hinaharap na ama ng bata. Kaya ngayon ay sa kaibigan niyang si Clara siya pansamantagal na tumitira dahil ilang buwan na rin siya doong tumutuloy. Sumusubok naman siya ng mga online jobs para kahit papaano ay makatulong kay Clara sa mga gustusin. May sapat naman siyang ipon para sa kaniyang panganganak dahil may savings naman siya noong nagtatrabaho pa siya bilang flight attendant sa Montecillo Airlines. Ngunit dahil nga nabuntis siya ay agad siyang nag-resign sa trabahong iyon. Pagkatapos maghugas ng mga pinggan ay diretso nang naligo si Pauline. Weekly visit niya kasi sa kaniyang OB tuwing Sabado at palagi din siyang sinasamahan ni Clara. Nagkataon nga lang ngayon na kinailangan ito sa opisina kaya't hindi siya nasamahan. Pagdating sa clinic ng kaniyang OB ay agad siya nitong in-ultrasound at chinek ang kalagayan ng kaniyang baby. Everything is good, Pauline. Your baby is healthy. Tama ang kaniyang timbang at sukat. Maghanda ka na nga lang dahil malapit na siyang lumabas. Sambit ni Dr. Ranyeses ang kaniyang OB at binigyan siya nito ng matamis na ngiti. Oo nga po, Doc. Excited na akong makita ang baby girl ko. Sambit ni Pauline sa doktora habang tinitignan nitong gumagalaw sa monitor. Bakit pala wala kang kasama ngayon? Asan si Clara? Hindi na pwedeng mag-isa ka lang ngayon dahil anong mang oras ay pwede kang manganak. Alalang sambit ng doktora. Nako doktora, may kinailangan lang gawin sa opisina kaya hindi niya ako nasamahan. Pagkatapos ko ho rito, uuwi na rin ho ako agad. Sambit ni Pauline. Mabuti naman kung ganon. O sige, basta pag may problema o may naramdaman kang kakaiba, tawagan mo lang ako. Sambit ni doktora. Isang matamis na tugon at tango na lamang ang ginawa dito ni Pauline. Pagkatapos ay nagpaalam na din siya at umalis. Samantala, nagmamaneho si Ken pabalik sa mansyon. Inumaga na kasi siya dahil napalaban kasi siya ng inuman sa Tito Angelo niya. Kaarawan ito kahapon at doon na nga siya nagpalipas ng gabi sa bahay nito. Ang Uncle Angelo niya ay ang matalik na kaibigan ng ama niyang si Ismael noong nandito pa sa Pinas at ang asawa naman nito ay ang nag-iisang kaibigan ng kaniyang ina na si Fiona. May dalawa na din silang anak, ang panganay na si Jackson na matanda siya ng 3 taon at ang bunsong babae na si Hermine na 15 taong gulang. Hindi naman lingid sa kaniyang kaalaman ang love story ng kaniyang mommy at daddy na ang mommy Agatha niya ay naging personal maid ng kaniyang ama noon. Hihigab-higab pa si Ken habang nagmamaneho nang biglang pagmulat niya ay isang babae na ang biglang sumulpot sa harapan niya. Agad niyang napiga ang kaniyang preno. Nakita niya ang babae. Hawak-hawak nito ang kaniyang tiyan at mukhang namimilipit sa sakit. Agad na bumaba si Ken ng sasakyan upang puntahan ang babae. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Ken. Nakayuko ang babae at nakahawak sa tiyan niya. Hindi eh. Parang manganganak na ata ako. Sambit ng babae sa kanya at napahawak ito sa braso niya ng madiin na noon ay hindi pa din nag-aangat ng tingin. Hanggang sa maya-maya pa ay napansin ni Ken na tuloy-tuloy ang pagpatak ng tubig mula sa hita ng dalaga. Please, tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Sambit ng babae at saka lang nag-angat ng tingin at tumingin sa kanya. At doon niya lang nasilayan ang mukha ng dalaga. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo ng mga sandaling iyon.
at nakatitig lang siya sa mukha ng dalaga na halatang nahihirapan at namimilipit na sa sakit. Tila nag-e-echo na rin sa kaniyang tenga ang boses na nanggagaling sa babae at tila wala na siyang maintindihan. Hindi siya makapaniwalang pagkalipas ng 9 na buwan ay makikita niyang muli ang babaeng ito, ang mukhang hindi niya makakalimutan. Sa loob ng 9 na buwan ay pilit na ginugulo ng mukhang iyon ang isip at buong sistema niya. Paano nga ba niya makakalimutan ang gabi ng pakikipagtalik niya sa babaeng ito? Ang nag-iisang babaeng bumuhay ulit sa kaniyang pagkatao. Hindi siya tumigil sa pagpapahanap sa babaeng ito na hindi niya sinasadyang iwanan matapos ang naganap sa kanila. Dahil noong kinaumagahan ng araw na yon ay agad siyang sinundo ng private aircraft ng Montenaro Palace. Umuwi siya ng Montenaro dahil sa pagkakaaksidente ng kapatid niyang si Oli. Kaya't agad siyang pinasundo ng kaniyang mga magulang. Hindi na rin siya nakapagpaalam pa sa babaeng mahimbing na natutulog noon sa kanyang kama. Maya-maya pa ay natigil si Ken sa pagbabalik-tanaw ng isang sampalang dumampi sa kaniyang pisngi. Hindi naman ganun kasakit ngunit sapat na para bumalik siya sa kaniyang ulirat. Sorry, nakatulala ka kasi. Alam ko namang nagagandahan ka sa akin pero please lang sir. Kung pwede dalhin mo na ako sa ospital. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Ah, aray! Hindi ko na kaya ang sakit. Sambit pa ulit ng babae at mahigpit ulit na napahawak sa kaniyang braso. Mababakas talaga ang sakit sa mukha nito. Noon naman ay natatarantang inalalayan ito ni Ken papasok sa loob ng kaniyang kotse. At habang nagmamaneho ay dinig niya ang bawat ungol at halingking nito ng dahil sa iniindang sakit. Mamalayo pa ba, sir? Sambit ni Pauline sa lalaking tumulong sa kanya. Oo, sandali na lang tayo. Sabi dito sa Waze, 10 minutes na lang daw. Aligagang sambit ni Ken, maging siya ay kinakabahan sa kanilang sitwasyon. Aba ay ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng malapit ng manganak. Kahit malamig ang aircon ay tagaktak ang pawis ni Ken habang nagmamaneho. 10 minutes pa? Ang tagal! Sobrang sakit! Hindi ko na kaya! Daing pa ulit ng dalaga. Pasulyap-sulyap naman si Ken dito at pinagmamasdan ng lukot na mukha ng dalaga. Kahit na bumilog ang mukha nito at medyo tumaba, ay hindi pwedeng magkamali ang kaniyang mga mata. Itong ito ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ngunit nakaramdam naman siya ng kirot nang makitang buntis na ito at baka ay may asawa na kaya't hindi na tuloy niya napigilan ang magtanong. Alam mo, hindi ka dapat umaalis ng bahay ng mag-isa. Nasaan ba ang asawa mo? Tanong ni Ken. Wala! Wala akong asawa! Sambit ng dalaga na malalim na ang bawat paghinga. Tila naman, lumampas sa langit ang ngiti ni Ken nang marinig iyon. Bakit kang umingiti dyan? Tanong ng dalaga sa kanya. Nalingit sa kaalaman ay natatanaw siya sa rearview mirror. Sa likuran kasi siya nakaupo. Ah, wala naman. Paano ka naman mabubuntis kung wala kang asawa? Tanong pa ulit ni Ken. Dati ka bang tanga? Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo yan? Kigil na sambit ni Pauline kahit nahihirapan na siya. Malalim din itong napabuntong hininga. Kamot ulo na lamang ang nagawa ni Ken ng mga oras na yon. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Ken. Pagkakataon na niya ito upang makilala ang dalaga. Pauline, malayo pa ba? Sagot ng dalaga na nakahawak sa tiyan. Full name? Tanong ulit ni Ken.
Kailangan pa ba yan? Tanong pa ulit ng dalaga. Pero kapag Juan ay sumagot din ito. Pulin! Pulin Alcantara! Napangiti naman ulit si Ken dahil ngayon ay alam na niya ang pangalan ng dalaga. Eh, yung address mo, saan? Tanong niya pang ulit. Anak ng... Ngayon mo talaga itatanong sa akin ang mga yan? Hindi mo ba nakikitang naihirapan ang akong magsalita? Ah, aray! Kailangan ko lang ng information mo kasi baka mamaya ako ang tanongin ng nurse sa ospital dahil ako ang kasama mo. Palusot naman ni Ken. Napabuntong hininga naman si Pulina. Mukha namang may point ang lalaki kaya't sinabi na niya ang kaniyang address. 232 Nara Street, Greywood Subdivision, Santa Elena City. Please, bilisan mo na! Sambit ni Pulina. Pinakatandaan naman ni Ken ang address na yon. Pagkatapos ay piniganan niya lalo ng mas madiin ang accelerator at mabilis nang nagmaneho. Pagdating nila sa ospital ay mabilis naman silang dinaluhan ng mga nurse at agad na sinakay sa wheelchair si Pulina. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Sambit ng isang nurse kay Ken. Napatigil naman ang binata sa bungad ng pintuan ng delivery room. Ipapasok na sana si Pulin sa loob nang bigla siyang magsalita. Sandali lang. Sambit ni Pulin sa nurse na nagtutulak sa kanya bago siya ipasok sa delivery room. Lumingon siya sa lalaking kasama niya na hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikilala. Huwag mo kong iiwan. Sambit ni Pulin bago siya tuluyang ipasok sa delivery room. Tila nag-i-echo pa sa tenga ni Ken ang huling sinabi sa kanya ni Pulin bago ito ipasok sa delivery room. Baka sa mga mata nito ang takot at ramdam niya ang damdamin sa salitang binitawan nito. Hindi man siya sumagot sa sinabi ng dalaga kanina, ay eto siya ngayon at nag-iintay sa labas ng delivery room. Lumipas pa ang ilang oras ay may lumabas ng nurse mula sa delivery room. Sir, congratulations! Nanganak na po ang misis nyo. Nakangiting sambit ng nurse sa kanya. Sumama po kayo sa akin para makita nyo na ang baby nyo. Pero miss, hindi ako ang... Sambit niya na hindi na niya na ituloy pa dahil naglakad na ang nurse. Hindi ako ang ama ng bata. Bulong na lamang niya sa kaniyang sarili. Ngunit ganun pa man ay sumunod na lang din siya sa nurse at nagtungo sila sa nursery. Wait lang sir, kakatapos palang linisan ng baby. Dadalhin na rin po dito ang baby niyo sandali. Sambit ng nurse sa kanya habang nasa loob na sila ng nursery room at pinagsuot siya ng PPE. Hindi niya alam kung bakit habang iniintay niyang sanggol ay malakas ang kabog ng kaniyang dibdib at tila nakakaramdam rin ng excitement kahit ba hindi naman niya iyon anak talaga. Maya-maya pa nga ay dumadating na ang nurse na may dalang sanggol. Sir, ito na po ang baby girl niyo, sambit ng nurse. Gusto niyo po ba siyang buhatin? At binibigay sa kanya ang sanggol. Ha? Eh miss, hindi ako marunong mag... Hindi na niya na ituloy pa ang kaniyang sasabihin dahil sa isang iglap ay buhat na niya sa kaniyang mga bisig ang sanggol dahil inilagay na doon ng nurse. Ang cute po ng baby niyo sir. Sambit pa ng nurse na malawak ang ngiti na nakatingin sa kanila. Napangiti na lamang din si Ken habang pinagmamasdan ng sanggol na bahagyang ngumiti. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang gusto na niyang akuin ang sanggol. Part 3. Dalawang araw pagkapanganak ni Pulin ay pinauwi na rin siya ng bahay. Normal delivery naman siya at walang naging komplikasyon. Kaya agad silang pinauwi ng doktor at eto siya ngayon abalang-abala sa pagiging first-time mom. Pulin, anong itsura ng lalaki? Gwapo ba? Tanong ni Clara sa kanya habang nagluluto ito ng kanilang pang-agahan. Nag-leave pa talaga sa work si Clara ng 3 araw
para lamang matulungan si Pauline na makapag-alaga ng baby. Dahil nga, masakit pa ang katawan nito at nahihirapan pa din kumilos. Oo, gwapo siya. Matangkad at may pagkachinito. Sambit ni Pauline na medyo pinamulahan ng pisngi. Ang tinutukoy ni Clara ay yung lalaking nagdala sa kanya sa ospital. Ang swerte mo naman. At siya po talagang nagbayad ng hospital bill mo? Eh unang beses niyo palang nagkita, di ba? Kakaiba rin ang lalaking yon. Siguro, type ka nun. Iba talagang ganda mo, bes. Sambit pa ni Clara. Nahihiya nga ako eh. Sa totoo lang, gusto ko siyang puntahan at bayaran siya sa nagastos niya. Halos 50 mil din ang binayaran niya sa ospital at hindi birong halaga yon. Naperwisyo ko na nga siya nung araw na yon, hindi pa ako nakapagpasalamat. Mabuti na lamang at nakuha ko sa nurse ang pangalan at address ng lalaki. Pupuntahan ko siya kapag kaya ko na. Sambit pa ni Pauline. Tama yan. Puntahan mo siya. Malay mo, kayo talagang para sa isa't isa. Natatawang sambit ni Clara. Nawari mo ay kinikilig pa para sa kaibigan. Sira ka talaga. Hindi na ako umaasang may papatol pa sa akin, ano? Sino naman ang lalaking gugusto sa babaeng disgrasyada? Natatawang sambit ni Pauline. Ngunit may halong pait sa tinig nito. Ang drama naman po natin, miss. Halika na nga, kumain na tayo habang hindi pa nagigising si Baby Amara. Sambit ni Clara. Noon naman ay sabay na ngang kumain ang magkaibigan at pinagkwentuhan nila kung ano ang naging experience sa panganganak ni Pauline. Hindi naman maipinta ang mukha ni Clara kung paano ilarawan ni Pauline ang nangyari sa kanya. Kaya tawang-tawa naman si Pauline sa reaksyon ni Clara at nangako pa nga itong hindi na mag-aasawa pa kahit kailan. Ang mga lalaki talaga na yan, puro pasarap lang ang alam. Tapos ang lalakas pa ng loob manakit ng damdamin. Hindi ba nila alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nating mga babae? Kaya dapat minamahal nila tayo ng wagas sa totoo. Litania pa ni Clara. Nawari mo ay malalim ang pinanghuhugutan. Tumawa na lamang si Pauline sa kaibigan. Samantala, isang linggo ang makalipas ay hindi mawala sa isipan ni Ken ang mukha ng cute na baby na kinarga niya noon sa ospital. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay punong-puno ng kasiyahan ang kaniyang puso nang makita at mahawakan ng sanggol. Dahil nga doon ay binayaran niya ang bill sa ospital ni Pauline kahit hindi naman niya iyon obligasyon. Pero tila ba may nagtutulak sa kaniyang sarili na gawin iyon. Gusto niya sanang puntahan si Pauline at ang baby nito upang bisitahin. Ngunit naisip niyang ano naman ang kaniyang idadahilan dito. Bukod doon ay hindi rin naman siya nito naaalala. Ngayon nga ay kasalukuyan siyang nasa kaniyang bar na kaka-operate lang ulit. Hindi niya inaasahan na magiging sikat ang bar niya sa mga tao kahit na wala pang isang taon na nag-ooperate. Hindi naman niya ito siniseryoso masyado. Dahil kaya lang naman siya nagtayo ng bar ay dahil sa mahilig siyang uminom. Pero kahit naman puro inom ang inaatupag niya, ay isa pa rin siyang general manager sa KM Financial kung saan dating direktor ang kaniyang ama. Ngayon ay ang Uncle Angelo na niya ang namumunong direktor doon ngayon. Pare, bakit kasi hindi ka nalang magpakilala doon sa babae? Ano bang masama doon? Tapos na sana ang problema mo ngayon. Sambit ni Shelo, ang kaibigan niyang certified chick boy. Eh kung ikaw kaya ang tapusin ko, anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Hi miss, ako nga palang naka one night stand mo, 9 months ago. Sarkastikong sambit ni Ken, sabay tungga ng bote ng alak. Ang gulo rin naman ang utak mo pare. Eh di ba, matagal mo na ngang pinapahanap ang babaeng yun. Tapos ngayong nakita mo na ulit, bigla kang nawala ng plano. Ang gulo mo pare, para kang bulbul. Sambit pa ni Shelo at tatawa-tawa pa ito.
May tama na rin ito ng alak, kaya kung ano-ano nang kabastusan ng lumalabas sa bibig. Mahinang tawa lang naman ang pinakawalan ni Ken at iiling-iling ito. Ewan ko pare, hindi ko alam. Tugon na lamang niya at muling sinimsim ang alak. Pero pare, hindi mo ba naisip ang naiisip ko? Tanong pa ni Shelo. Lumingon naman dito si Ken at tinaasan ito ng isang kilay. Samantalang si Shelo ay naniningkit ang mga mata at pangisi-ngisi ito. Tumigil ka nga, nakakasukay ang itsura mo. Ano bang naiisip mo? Tanong pa ni Ken. Naisip ko lang naman pare, paano kung ikaw pala ang ama ng bata? Sambit ni Shelo. How I wish. Naiiling na sambit ni Ken. Imposible, may protection ako nun. Aba, malay mo naman pare, nabutas yung kondom sa sobrang pagbayo mo. Tatawa-tawa pang sambit ni Shelo. Gago. Tipid na sagot na lamang ni Ken at natawa rin naman sa sinabi ng kaibigan. Pare, ang kondom, hindi naman yan 100% na protected ka. Para lang yung safeguard, 99.99% lang. Kaya may 0.01% ka pang pag-asa na sa'yo ang bata. Sambit pa ni Shelo na tila binibigyang pag-asa pa ang kaibigan. Natatawa na lamang si Ken sa kalokohan ng kaibigan niya. Tumigil ka na Shelo, itulog mo na yan. Sambit ni Ken. Hindi nga ako nagbibiro pare. Kilala mo ba yung kaibigan kong si Paolo? Ayun, tatay na. Nabuntis yung nerd na pinaglalaroan niya lang. Protected rin daw siya noon. Hindi nga siya makapaniwala. Akala niya, iba ang nakadali dun sa babae. Pero nung nanganak at pina-DNA, sa kanya ang bata. Boom! Goodbye single si Gago. Wala nang kawala. Pinagbantaan ba naman nung tatay nung babae na ililibing siya ng buhay pag hindi pinakasalan ng anak niya. Mayaman naman pala kasi yung babae, kahit mukhang manang. Natatawang sambit pa ni Shelo. Lumipas ang gabi at natulilig na lamang ang tenga ni Ken sa mga kwento ng kaibigan niyang si Shelo na hindi niya alam kung totoo pa ba ang sinasabi o gawa-gawa na lang nito. Doon na nga natapos ang gabing iyon kung saan kapwa silang nalasing. Kakatapos lang magpaligo ng kanyang baby, si Pauline. Mag-iisang buwan na rin mula nang makapanganak siya. Wala na rin si Clara sa tabi niya dahil may trabaho pa ito at gabi na minsan kung umuwi. Unti-unti ay nasasanay na rin siya sa pag-aalaga sa kaniyang anak at marami siyang bagong natututunan. Ang kinakalungkot niya lamang ay hindi man lang siya kinamusta ng kaniyang mga magulang. Kahit na alam naman niyang nakarating na sa mga ito ang balita. Masakit man para sa kanya, ay kailangan niyang tanggapin na mag-isa na nga lang talaga siya ngayon. Alam niya ang binigay niyang pagkabigo sa kaniyang mga magulang. Natapos na ngang paliguan at damitan ni Pauline ang kaniyang baby. Ngayon ang kanilang pedia visit at naisipan na rin niyang puntahan ang bahay ng lalaking si Mackenzie. Yun daw ang pangalan ng lalaking nagbayad ng hospital bill niya ayon sa nurse. Along the way rin naman ito sa kanilang pupuntahan. Magta-taxi na lamang sila upang hindi gaanong mahirapan. Nais niyang ibalik ang 50 mil na naggastos nito sa ospital at upang makapagpasalamat na rin sa binata. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kahit kanino, kaya dapat lamang na ibalik niya ang naggastos nito. At isa pa ay hindi naman sila magkaano-ano o kaya ay magkaibigan man lang para gawin iyon ng binata. Ma'am, dito na po ang address na binigay niyo. Dito na po mismo ang street na sinasabi niyo base sa address na pinakita niyo sa akin. Sambit ng taxi driver sa kanya. Sige po Manong, pakigilid na lang po at bababa na kami. Sambit ni Pauline.
Nang makababa sila ng taxi, ay agad na isinakay ni Pauline ang baby niya sa stroller na kaniyang dala. Tapos na ang visit nila sa pedya at wala namang problema sa kaniyang baby. Binigyan lamang ito ng mga vitamins na dapat inumin. Ngayon nga ay nasa lugar sila kung saan ang address ng lalaki. Hindi alam ng taxi driver ang eksaktong building na sinasabi sa address, kaya't siya na lang ang maghahanap nito. Bakit parang pamilyar sa akin ang lugar na to? Sambit ni Pauline sa kaniyang sarili habang naglalakad at tulak-tulak ang stroller. Nakapaharap sa kaniyang anak niya at noon ay mahimbing itong natutulog. Nang lumiko pa siya sa isang kanto ng building, ay doon na nga napagtanto ni Pauline na alam niya ang lugar. Teka, yun yung bar na pinuntahan ko dati ah. Sambit pa niya sa kaniyang sarili. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang huli siyang mapadpad dito. Natanaw niya ang bar na pinanggalingan niya noon sa may di kalayuan. At nang iangat niya ang kaniyang tingin, ay doon niya lang napansin ang karatula na pangalan ng building na yon. One Avenue? Sambit pa niya, sabay tingin sa papel na hawak niya na naglalaman ng address ng lalaki. Dito siya nakatira? Sambit pa ni Pauline, napapailing na lamang siya at bakas ang pagtataka sa kaniyang muka. Bigla rin siyang nakaramdam ng kaba ng mga oras na yon. Nagpatuloy siyang naglakad patungo sa building na yon. At pagdating niya sa gwardiya ng building, ay binigay niya ang address na nasa papel. Ah, dito nga yan ma'am. Andyan sa penthouse si Boss Ken. Akit na lamang po kayo doon. Sambit ng gwardiya. Marahan namang tumango si Pauline kasabay ng malakas na kabog ng kaniyang dibdib. Sige po, salamat kuya. Sambit niya sa gwardiya. Hindi siya pwedeng magkamali. Dito siya galing sa lugar na ito. Alam niyang sa building na ito siya lumabas nung umaga matapos niyang makipag one night stand sa lalaking ama ng kaniyang anak. Patay ka, Boss Ken. Mukhang may naanakan ka na. Tapos na ang maliligayang araw mo. Sambit pa ng gwardiya at iiling-iling pa ito na sinusundan ng tingin si Pauline. Nanginginig ang mga kamay ni Pauline na pinundot ang 25th floor sa elevator. Ito ang pinakataas ng building, ang tinatawag na penthouse. Nang bumukas ang elevator, ay agad na tumambad sa kaniya ang malaking mahogany door. Nilibot pa niya ang kaniyang paningin. Nag-iisang pinto lamang ito sa buong floor. Napansin niya ang malaking flower vase na nasa gilid ng pintuan. Doon siya muntik ng matalisod nang nagmamadali siyang lumabas sa pintong nasa harap niya. Ilang buwan na ang nakakalipas. Siya ba? Siya ba ang tatay ng anak ko? Nanghihinang sambit ni Pauline at pinagmasdan ng baby niya na mahimbing na natutulog. Nakikilala ba niya ako? Kaya ba siyang nagbayad ng hospital bill namin ng anak ko? Hindi makapaniwalang sambit niya sa sarili. Napatakip pa ng bibig si Pauline at ilang segundo siyang natigilan sa dami ng tumatakbo sa kaniyang isipan. Hanggang sa maya-maya pa nga ay nagulat siya nang bumukas ang pintuan sa kaniyang harapan at bumulaga sa kanya ang lalaking hinahanap niya. Ikaw? Mahinang sambit ni Pauline sa lalaking nasa harapan niya. Baka sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Samantala, nagmamadaling nagbihis ng kanyang corporate attire si Ken dahil may board meeting siya ngayon. Bilang general manager ay may monthly report siyang ginagawa sa kada meeting na isinasagawa buwan-buwan. Naparami ang inom niya kagabi at ngayon ay tanghali pa siyang nagising. Tiyak na mapapagalitan na naman siya ng kanyang Tito Angelo sa ginagawa niya.
Nang makapagbihis at maihanda ang kanyang mga kakailanganin, ay dali-dali niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at agad na lumabas ng pintuan. Ngunit gano'n na lamang ang gulat at pamimilog ng kanyang mga mata na ang babaeng gustong-gusto na niyang puntahan ay nasa harapan na niya mismo. Ilang segundo silang parehas na tigilan at kapwa nakatingin sa mata ng isa't isa. Ikaw? Sambit nito sa kanya na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Pauline? Sambit niya sa babaeng nasa harapan. Halos mautal-utal pa siya at tila nabuhol ang dila. Ikaw? Ikaw ang lalaking yun? Ikaw ang tatay ng anak ko? Biglang bulalas ni Pauline. Yun ang kusang lumabas sa mga bibig niya. Lalo pang namilog ang mga mata ni Ken sa narinig na sinabi ng dalaga. Part 4. Titig na titig si Pauline sa mukha ng binata. Samantalang si Ken ay namutawi naman ang ngiti sa mga labi sa narinig na sinabi ng dalaga. Ngunit nagulat na lamang si Ken nang biglang, "Walang hiya ka! Walang hiya ka! Rapist! Rapist ka!" Sambit ni Pauline habang pinapalo ang dibdib ni Ken. Gulong-gulo naman si Ken sa inaksyon ng dalaga. "Wait! Sandali nga!" Sambit nito at pinigilan si Pauline sa pagpalo sa kanya. Hawak niya ang dalawang braso ng dalaga at tinignan niya ito sa mga mata. Natigilan naman si Pauline. Nakatingala ito sa kanya na may galit sa mga tingin. "Rapist? Ako? Paano mo nasasabi sa akin yan? Gayong sinabi mo sa akin nung gabing yun na akin ka, mula ulo hanggang paa." Sambit ni Ken na hindi pinapatid ang pagkakatitig sa mga mata ng dalaga. "Mapagsamantala ka dahil sinamantala mo ang kalasingan ko. Nawala ako sa sarili kong katinuan. Pinagsamantalahan mo ko." Paratang naman ni Pauline. "You took advantage of me. Alam mong lasing ako, pero ginawan mo pa rin ako ng masama." Dugtong pa niya. "Siguro nga, Pauline. But that night was different. You willingly surrender yourself to me. And I felt the passion in your eyes that you want what you're doing. You want that pleasure. Aminin mo." Hindi naman nakaimik si Pauline at winaksin nito ang kamay ni Ken na nakahawak sa kanya. Napahawak pa ito sa kaniyang noo. "That night was a mistake. Isang gabing hindi dapat nangyari." Nasambit na lamang ni Pauline. "Sinasabi mo rin bang mali na nabuhay ang batang ito?" Sambit ni Ken at tinignan ang anak niya na mahimbing pa ding natutulog sa kabila ng ingay nilang dalawa. "No! Of course not!" Sambit ni Pauline at tinignan ng masama si Ken. "Kalimutan na natin ang gabing yun. Hindi kita pipilitin na panagutan ako kung yan ang iniisip mo. We can live without you." Matapang na sambit ni Pauline. "Paano kung sabihin kong gusto kitang panagutan? Gusto kong maging ama ng anak natin. Hindi mo ako mapipigilan." Buong loob na pahayag naman ni Ken na nakatingin sa mga mata ni Pauline. Hindi naman makapaniwala si Pauline na ito ang sasabihin sa kanya ng lalaki. Akala niya ay pagtatabuyan siya nito at bibigyan na lamang siya ng malaking halaga upang magpakalayo-layo sila. Pero mali siya. "The first time I saw you after 9 months, I thought I'm getting crazy because I never thought that I will see you again. Ipinahanap kita, but that's so close to impossible. Kasi kahit pangalan mo hindi ko alam. Alam mo bang sa loob ng 9 na buwan na yon, halos mabaliw-baliw ako. I wanted to see you so much, but we have found no information about you, of who you are." Sambit ni Ken. "Pero nasan ka?
Nung umagang yun, wala ka na sa tabi ko, sambit ni Pauline. Nung nalaman kong buntis ako, hinanap din kita. Pero paano kung hahanapin ng taong ni mo ka eh hindi ko matandaan? Nakakabaliw, dahil hindi ko alam ang gagawin ko ng mga panahon at oras na yon. Mahabang kwento, Pauline. Pero kung hahayaan mo akong magpaliwanag, sasabihin ko sa'yo, sambit ni Ken. Maya-maya pa ay naputol ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Ken. Dinukot niya iyon mula sa bulsa ng suit niya. Tumatawag ang kaniyang assistant. Hello, Greg. I know. I cannot attend right now. Please tell to Uncle Angelo that I'm sorry. But this is more important than anything. I cannot leave. Sambit pa ni Ken sa kausap at tumingin lang kay Pauline na tila ba sinasabing siya ang mas importante sa lahat ng bagay. Binaba na rin ni Ken ang tawag at muling hinarap si Pauline. Halika sa loob, mag-usap tayo. Sambit pa ni Ken. Pumasok si Pauline sa loob ng bahay nito at naupo sila sa sofa habang si Baby Amara ay nasa harapan nilang pareho. Tahimik lamang itong pinagmamasdan ni Ken. Gusto niya sanang buhatin ng sanggol kaso nga lang ay ayaw naman niyang abalahin ang tulog nito. She looks so lovely, sambit ni Ken habang nakatingin sa anak. Pinagmasdan naman ni Pauline si Ken at nababasa niya sa mga mata nito na galak na galak itong makita ang kaniyang anak. I thought of coming to you 100 times, pero wala akong lakas ng loob. Lalo na at hindi ko naman sigurado kung ako ang ama ng bata. Sambit ni Ken na nanatiling nakatingin sa baby. Hindi mo ba alam? Akala ko alam mo na, kaya ikaw ang nagbayad ng hospital bill namin. Naguguluhang sambit ni Pauline. No. Hindi ko alam. Sa totoo lang, nung nakita kong buntis ka na, parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang pakiramdam ko. Sambit ni Ken at tumingin sa mga mata ni Pauline. Pero ngayong nalaman ko na ako ang tunay na ama ng bata, what I felt was beyond clouds. I'm so happy. The first time I saw her, I fell in love so deep. Never felt so much love before. Until I saw this tiny human. Sambit pang muli ni Ken at noon ay hinawakan ng maliit na kamay ng sanggol. Let's get married. Bulalas ni Ken at muling nilingon si Pauline na noon ay namilog ang mga mata. Ano? Kasal? Hindi makapaniwalang tugon ng dalaga. Yes, tipid na sagot ni Ken at ngumiti ito. Nababaliw ka na ba? Hindi mo naman kailangan gawin to. At isa pa, hindi naman natin mahal ang isa't isa. Isang gabi pa lang tayong nagsama. Hindi pa natin kilala ang isa't isa. Sambit ni Pauline na bakas sa mukha ang matinding pagtutol. I'll make you fall in love with me then, tugon ni Ken. Nahihibang ka na talaga? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Akala mo ba ganun-ganun na lang ang pagpapakasal? Tanong ni Pauline. Magiging mahirap lang ang pagpapakasal kung kasal ka na sa iba. But as long as you're single, everything comes easy. Sambit pa ni Ken. Nangunot naman ang noo ni Pauline at hindi na siya makaribat pa dahil may point naman ang lalaki. Bakit mo ba sinasabi yan? Tanong ni Pauline. To make everything right, Pauline. Hindi ko papayagan na lumaking walang ama ang anak ko. At mas lalong ayokong maging illegitimate child ang bata nang dahil sa hindi tayo kasal. Napabuntong hininga naman si Pauline. Ibabalik na lang niya sana ang perang nagastos nito, ngunit hindi niya akalaing aabot pa sila sa usapang kasal. Pag-iisipan ko. Tanging tugon na lamang ni Pauline at saka lumunok ng laway. Sa gwapo kong ito, wala ka nang dapat pang pag-isipan,
sambit pa ni Ken. At saka ito, ngumiti ng nakakaloko. Lumukot naman ang mukha ni Pauline sa inasal nito. Napupuyos ang damdamin ni Pauline dahil sa kayabangan ng lalaki. Ngunit wala na din siyang nasabi pa dahil totoo namang gwapo ito. Mabuti pa uuwi na kami. Siguro naman tapos na tayong mag-usap. Sambit ni Pauline. Ihahatid ko na kayo. Tugon naman ni Ken. Hindi naman na tumanggi pa si Pauline dahil mukha namang hindi rin papayag ang isang to na hindi sila maihatid. Ngunit bago siya nitutuluyang ihatid, ay tumigil muna sila sa isang restaurant. Masarap ang steak nila dito. Sambit ni Ken nang makaupo sila. Tinitignan pa lamang ni Pauline ang menu ay talaga namang tumutulo na ang laway niya. Hindi man niya aminin ay kanina pa talaga siya nagugutom dahil inubos na naman ni Amara ang lakas niya dahil kakatapos lang nitong dumede sa kanya kanina. Ngayon nga ay tulog na naman ang bata. Nagbigay na siya ng order sa waiter at ganun na lang din ang inorder ng binata. Hindi mapakali si Pauline sa mga tingin na pinupukol ni Ken. Pakiramdam niya ay may mga paru-parong nagliliparan sa kaniyang tiyan na ngayon lamang niya naramdaman. Hindi na lamang niya ito pinansin at pinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Tell me about yourself, Pauline. Sambit ni Ken. Napatigil naman si Pauline sa pagkain at tinignan si Ken. Nothing would interest you. Tugon niya. Bakit bang sungit mo? The last time we were together, you were very sweet and soft-spoken. Sambit ni Ken at ngumisi ito. Nasamid naman sa sariling laway si Pauline. Alam niya ang pinapahiwatig ng binata at kung ano ang tinutukoy nito. Tinignan na lamang niya ito ng masama at saka bumalik sa pagkain. Wala nang nangyaring pag-uusap sa kanila pagkatapos noon. Hindi na rin naman umimik si Ken, ngunit ramdam niya ang pagtingin nito sa kanya. Tumawag na si Ken ng waiter at nagbayad. Pagkatapos ay umalis na din sila at tuluyan na siyang hinatid nito sa bahay. Totoo ba, Pauline? Si Mackenzie Wilford ang tumulong sa iyo nang manganganak ka na? At isa pa? Ito ang tatay ng anak mo? At inaalok ka ngayon ng kasal? Oh my God! Nagligtas ka ba ng bansa noong araw upang palaring ka ng ganyan? Hindi makapaniwalang sambit ni Clara. Ano bang big deal sa lalaking yun at ganyan kang makariak? Tanong naman ni Pauline. Sikat siyang lalaki. Gwapo at mayaman. Hindi siya artista ngunit matunog ang pangalan niya online. Bali-balita pa nga. Isa daw yung prinsipe. Pero wala namang makapagpatunay. Sambit pa ni Clara. Sumalampak naman ito sa sofa. Prinsipe? Ano to? Fairy tale? Sarkastikong sambit pa ni Pauline at natatawa-tawa pa. Tanga, may mga bansa namang merong hari at reyna. Kaya malamang eh meron ding prinsipe yan, no? Alam mo, Pauline, hindi naman sa nangingialam ako pero pumayag ka ng magpakasal kay Mackenzie bago pa magbago ang isip niya. Clara, naguguluhan ako. Bakit niya kasi ako gustong pakasalan ay wala naman siyang nararamdaman para sa akin. Matatali lang siya sa akin habang buhay. Alam kong papakasalan niya lang ako dahil may anak kami at wala nang iba pang dahilan. Huwag mo siyang pangunahan, Pauline. Wala namang pumipilit sa kanya na pakasalan ka. Baka responsable lang talaga yung tao. Ayaw mo pa ba nun? Sagot ni Clara. Gusto. Pero naiinis ako sa kanya. Pinagsamantalahan niya pa din ako. Yun ang totoo. Sambit ni Pauline. Isang malakas na tawa naman ang pinakawala ni Clara. That man has nothing to do if you didn't allow him. Pero pinaubaya mo ang sarili mo, my dear. Hindi ka pinilit at hindi ka sinaktan. Baka talagang binuhay lang niya ang natatagong init dyan sa katawan mo.
sambit pa ni Clara. Isipin mo na lang, maswerte ka, Pauline, para alokin ng kasal at panagutan ng lalaking isang gabi mo lang namang nakasama. Not everyone can do that. Isipin mo nga yung ex mong si Rowan na walang ibang hangad kundi maikama ka lang. Pero itong si Mackenzie, kasal agad. Bongga! Kaya pumayag ka ng magpakasal para matapos na din ang problema mo sa mga magulang mo at nang may katuwang ka na kay Amara. Hindi biro ang magpalaki ng bata mag-isa, Pauline. Mahabang sambit ni Clara. Napabuntong hininga na lamang si Pauline. Alam naman niyang may punto din naman ang kaibigan. Samantala, makalipas ang isang linggo ay walang narinig na balita si Pauline kay Mackenzie. Kagaya siguro ng sinabi nito, ay bibigyan siya ng panahon na makapag-isip patungkol sa kasal. Tanghali na nang magising si Pauline. Alas 9 na rin siguro noon. Sinasabayan rin niya kasi ng tulog ang kaniyang anak para hindi siya mapuyat. Naamoy niya ang mabangong aroma na nanggagaling sa kusina na labis niyang ipinagtaka. Ano yun? Bakit parang may nagluluto? Imposibleng si Clara yon, dahil Lunes ngayon at maagap siyang umaalis. Sambit ni Pauline sa kaniyang sarili. Dahan-dahang bumababa si Pauline sa hagdan at hindi man lamang gumagawa ng kahit anong ingay. Hawak niya ang isang mahabang baston na nakahandang ipangpalo kung sakali mang may masamang loob. Pagdating niya sa malapit sa may kusina, ay natanaw niya ang isang lalaking nakatalikod at nagluluto. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kaniyang baston. Sino ka? Sambit ni Pauline. Bakit nandito ka sa bahay namin? Pagalit niya pang sambit. Noon naman ay dahan-dahang lumingon ang binata sa kanya at namilog ang mga mata nito sa hawak niyang baston. Oh, chill honey. Ibaba mo yan. Sambit ni Ken. Nangunot naman ang noon ni Pauline at dahan-dahang binaba ang hawak niyang baston. Mackenzie? Anong ginagawa mo dito? At paano ka nakapasok dito? Tanong ni Pauline. Oh, that? Clara let me in, hon. Sambit ni Ken at ngumiti ito sa kaniya ng matamis. May hawak-hawak pa itong CNC sa kanang kamay. Sa palagay ni Clara ay nagpiprito ito ng bacon base na din sa amoy ng niluluto nito. Pakiramdam ni Pauline ay malalaglag na ang panty niya sa mga ngiti ni Mackenzie. Pero iwinaksin niya ang pakiramdam na yon at pinili na lamang pagsungitan ito. Tigilan mo nga ang kakatawag mo sa akin ng han. Wala namang namamagitan sa ating dalawa. Mataray na sambit ni Pauline. Ganun ba? Sambit ni Mackenzie at malalim itong napabuntong hininga. Inalis nito ang suot na apron at nilapag sa lamesa. At noon ay unti-unti itong naglakad palapit sa kanya. May ngisi sa mga labi nito na hindi mawari ni Pauline. Para bang naistatwa si Pauline nang malanghap ang mabangong pabango nito nang wastong makalapit ito sa kanya. Kaparehong pabango na gamit nito nung gabing yon na hindi niya makakalimutan. Marahang dinampi ni Ken ang mga palad niya sa pisngi ng dalaga. Mula sa sintido nito, pababa hanggang sa baba ng dalaga. Don't you know that the night you gave yourself to me, you are already mine, Pauline? Seryosong sambit ni Ken. Kapwa sila nagkatitigan sa isa't isa. Hindi naman mawari ni Pauline ang kanyang nararamdaman. Tila ba napuno ng libo-libong paru-paro ang kanyang tiyan sa pagdampi ng mga daliri ni Ken sa kaniyang pisngi at wala siyang nagawa upang pigilan ito. Now, honey, have you chosen a date for our wedding? Ngiting tanong ni Ken sa dalaga. Nangunot naman ang noo ni Pauline at tila naguluhan sa sinabi ni Ken
Ang naging usapan lang kasi nila ay pag-iisipan pa niya ang kasal. Ngunit ngayon ay tinatanong na siya nito kung kailan ang napili niyang date sa kanilang kasal. Part 5. Pinagpapawisan ng malapot si Ken. Nakaupo siya ngayon kalapit si Pauline at nasa harapan nila ang mga magulang nito. Napapayag na din naman ni Ken si Pauline na magpakasal silang dalawa. Kaya't ngayon nga ay naglakas loob na itong mamanhikan. Hindi naman makatakas si Ken sa masamang titig ng ama ni Pauline sa kanya na si Alejandro Alcantara. Bakit ngayon ka lang humarap sa amin, magaling na lalaki? Ngayon ka lang ba tinubuan ng bayag? Galit na sambit ni Mr. Alcantara. Daddy, please calm down. Awat naman ni Pauline dito. Manahimik ka, Pauline. Sagot naman ito at natahimik nga siya. Ang nanay naman niyang si Mrs. Marian Alcantara ay tulala lang at tila gwapong gwapo kay Ken. Katabi din ng mga ito ang kuya ni Pauline na si Jericho, na kanina pa parang gustong paulan na ng suntok si Ken. Sa takot ni Ken sa tatay ni Pauline ay bigla itong napaluhod at yumuko. Ikinagulat naman iyon ng lahat at lahat ay napasinghap. Sir, I'm very sorry, pero handa na po akong panagutan ng anak niyo. Gusto ko po siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Sambit nito. Akala niya ay magiging madali lang ang pagharap niya sa mga magulang ni Pauline. Pero mali pala siya, dahil kaninang papasok pa lang siya ng bahay ng mga Alcantara ay pakiramdam niya ay pinatay na siya ng mga ito sa masamang tingin. Ken, tumayo ka dyan. Hindi mo kailangang gawin yan. Sambit naman ni Pauline at pilit na pinapabalik sa pag-upo si Ken, ngunit nagmatigas ito. Alam ko pong matagal na panahon niyo na akong iniintay na humarap sa inyo. Pero dahil sa mga pangyayari ay hindi ko nagawang humarap. Please forgive Pauline and accept her again as your daughter. Magpapakasal po kami. Sambit pa ni Ken. Maupo ka. Hindi ako komportable. Maotoridad na sambit ng ama ni Pauline. Agad naman siyang bumalik sa upuan. Kung namamanhikan ka, bakit wala ang mga magulang mo dito? Alam ba nila ang bagay na pag-aalok mo ng kasal sa anak ko? Sambit ni Mr. Alcantara. Marami pa po silang inaasikaso, pero uuwi po sila sa mismong araw ng kasal namin, kasama ang buong pamilya. Sambit ni Ken. Bakit sa mismong araw ng kasal? Hindi ba pwedeng bago kayo ikasal nang sa ganun ay makausap namin sila? Hindi ba interesado ang pamilya mo sa anak ko? Sambit pa ng padre di pamilya. Hindi naman ho sa ganun, Mr. Alcantara. Nasabi ko naman ho ito sa mga magulang ko at nakuha ko na ang kanilang basbas. Ngunit hindi ho kasi sila pwedeng umalis agad-agad ng bansa. Maraming bagay ho ang dapat nilang isaalang-alang sa pagpunta nila dito. Mahabang paliwanag ni Ken. Isang tawa naman ang pinakawala ni Mr. Alcantara na kinagulat ng lahat. Nagtataka naman si Ken kung bakit. Pinaglololoko mo ba kami, binata? Sinong magulang ang hindi ipaparyoridad ang kasal ng kaniyang anak? Bakit? Ano bang trabaho ng mga magulang mo? Hari at reyna? Dahil kung ganun ay baka maintindihan ko pang abala sila. Sambit ni Mr. Alcantara at tumatawa pa din ito. Tama ho kayo. Hari at reyna ho ang mga magulang ko. Sambit ni Ken na halos magpawindang sa buong pamilya. Ang pagtawa ni Mr. Alcantara ay napalitan ng pag-ubo dahil tila nasamid ito sa sariling laway. Si Mrs. Alcantara naman ay halos mabulunan sa kinakain itong tinapay. At ang kapatid na si Jericho ay halos lumuwa na ang mata sa pamimilog noon. At si Pauline naman ay naibuga pa ang iniinom na juice. Ano ka mo? Gulat na sambit ni Mr. Alcantara na nanlalaki ang mga mata. Hari at reyna po ang mga magulang ko ng bansang Montenaro, kaya't hindi ko sila maaaring umalis ng basta-basta doon at hindi rin sila pwedeng mawala ng matagal. Sambit ni Ken. So,
Kung Harriet Reyna ang mga magulang mo, edi isa kang prinsipe. Tama nga ang chismis. Tinig ng isang babae na nagsalita sa likuran ni na Mr. and Mrs. Alcantara. Si Clara iyon at buhat-buhat si Baby Amara. Ito muna ang nag-aalaga sa bata habang nag-uusap pa ang pamilya. Yes, I am. Pero sana ho wag na itong makarating sa kahit na sino. Na isa akong prinsipe. Gusto ko ng tahimik na buhay kasama ang mag-ina ko. Sambit pa ni Ken at lumingon ito kay Pauline na noon ay laglag pa din ang panga at hindi makapaniwala sa mga narinig. Marahang tango na lamang ang ginawa ni Mr. Alcantara at tila hindi din makapaniwala sa isiniwalat ng binata. Bakit hindi mo sa akin sinabi na isa ka palang prinsipe? Tanong ni Pauline kay Ken nang sila na lamang dalawa ang nasa sala. Naging abala na ang mga magulang at kapatid niya kay Baby Amara. Kailanman ay hindi naman pala talaga siya natiis ng kaniyang mga magulang. Inamin sa kanya ni Clara na palagi siyang kinakamusta ng mga ito. At bukod pa doon ay ang mga gamit na regalo ni Clara para kay Baby Amara ay nagmula sa mga lola at lolo nito. Hindi na mahalaga yon, Pauline. Dito sa Pilipinas, hindi ako isang prinsipe. Sambit ni Ken. Kahit na! Galing ka sa marangyang angkan. Hindi lang basta-basta. Hari at reyna pa ang mga magulang mo. Malaking problema sa kanila ang gagawin mong pagpapakasal sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin to, Ken. Sambit ni Pauline. Oo, aaminin ko. Hindi naging madali para sa kanila natanggapin na gusto kitang pakasalan. Lalo na ang daddy ko. But I have to stand brave. We already have a baby. I should be a responsible father and a husband to you and Amara. Kaya kong suwayin ang daddy ko. Kaya kong tanggapin ang galit niya. Pero ang hindi ko kaya ay ang mawala kayo sa aking mag-ina. Mahabang sambit ni Ken. I can give up the throne, but not you and not Amara. Dugtong pa niya. Naantig naman ang damdamin ni Pauline sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung bakit ganito na lang ito gusto siyang panagutan. Malapit na nga siyang maniwala kay Clara na baka na love at first sight talaga ito sa kanya. Samantala, nagkagulo naman ang pamilya Wilford sa ibinalita ni Ken sa buong pamilya. Galit ang naramdaman ni Ismael ng mga oras na yon nang malaman itong nakabuntis si Ken sa Pilipinas at dahil doon ay hindi na siya ang magmamana ng trono. Dahil mahigpit na pinagbabawal sa Montenaro ang pagkakaroon ng anak ng susunod na hari bago pa man ito koronahan. At para din sa kanilang pamilya, ang premarital sex ay isang malaking kasalanan. Samantalang si Agatha naman ay ayaw salubungin ang galit ni Ismael. Wala siyang magagawa kung yun ang paniniwala ng mga sinaunang Wilford. Pero heto siya todo support sa kaniyang anak at excited ng makita ang kaniyang apo. Samantalang si Ismael ay bugnot na bugnot pa din. Isang simple, ngunit marangyang kasal ang ginanap sa hardin ng Wilford Mansion. Dinaluhan lang ito ng mga piling tao. Mga kaibigan at kamag-anak lang ni Pauline ang nagparami ng mga bisita. Dahil sa side ni Ken ay buong pamilya niya lang ang dumating. Kasama na doon si Miss Cruz at Mrs. Fabel. Pati na rin si Cruzita at ang buong pamilya ng kaniyang Uncle Angelo. Napakaganda ni Pauline sa suot niyang mermaid wedding gown. Hapit na hapit ito sa katawan niya, kaya't lalong lumitaw ang hubog ng kaniyang katawan. Samantalang napakatikas at gwapong-gwapo naman ni Ken sa suot niyang dark blue suit. Pagkatapos ng seremonya at ng kanilang wedding vows, ay humarap na sa mga tao si Pauline bilang isang Mrs. Wilford. Congratulations to both of you, sambit ni Agatha sa bagong mag-asawa at ngumiti ng dalisay kay Pauline.
Welcome to Wilford family, Pauline. Dugtong nito at bahagyang niyakap ang dalaga. Thank you po. Nahihiyang sambit ni Pauline at ngumiti din naman ito. Hindi niya alam kung paano babatiin ng tama ang mga magulang ni Ken, lalo na at Harry at Reyna pa ang mga magulang nito. At isa pa ay ngayon lang din mismong araw na ito sila nagkaharap. Bagamat nabubugnot pa din si Ismael sa kanyang anak, ay maayos naman itong humarap sa mga magulang ni Pauline, na noon ay hindi alam kung paanong gagawin dahil nakaharap nila ang isang hari. I am the father of Pauline. My name is Alejandro Alcantara. Sambit ni Mr. Alcantara na halos mautal-utal. Pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila nang makaharap si Ismael. Kinakabahan din kasi siya na makaharap ang isang hari. Inabot niya ang kanyang kamay dito at malugod naman itong tinanggap ni Ismael. Father of Mackenzie, Ismael, kumpadre. Sambit nito at ngumiti rin. Isa-isa naman silang nagpakilala nang magkaharap ang bagong pamilya. Pinakilala ni Ismael ang kanyang asawa at mga anak at ganun din naman ang ginawa ni Mr. Alcantara. Samantala, hindi naman mapuknat ang tingin Jericho kay Madison at halatang nabighani sa dalaga. Pinagkatuwaan naman ni na Ismael at Agatha ang kanilang cute na apo na si Amara. Naka-baby dress din ang bata at naka-turban pa. Si Agatha ang nagbubuhat ng sanggol samantalang si Ismael naman ay nilalaro ang bata at nagbe-baby talk pa ito. Parang nawala na nga ang pagkabugnot nito nang makita ang apo. Pagkatapos ng reception ay tumuloy ang buong pamilya sa resort ni Angelo sa La Union at doon nila sinagawa ang after party ng kasal. Nag-volunteer naman si Ismael at Agatha na sila muna ang mag-aalaga kay Amara upang makapagsolo naman ang bagong mag-asawa. Tigi-isang bungalow type house ang tinuluyan nila sa bawat isang pamilya. Nang makapasok sa loob ng bahay, ay agad na binuhat ni Ken si Pauline ng bridal style. Nagulat ito sa ginawa ng asawa. Hoy! Ano ginagawa mo? Ibaba mo nga ako? Sambit ng kumakawag-kawag na si Pauline. And why would I? Ngising sambit naman ni Ken. Naglakad ito at tinungo ang silid nilang dalawa at binaba sa kama si Pauline. Should we take a shower first? Sambit pa ni Ken at kumindat pa ito sa asawa. Anong we? Mag-shower ka mag-isa mo? Mataray na sambit ni Pauline at tinaasan ng kilay ang asawa. Natawa naman si Ken. Bakit ba parang lahat na lang nang sabihin ko ay mali sa'yo? Bakit? Hindi ba tayo pwedeng magsabay maligo? Tanong pa nito. Never! Mariing sambit ni Pauline. Ano pa bang itatago mo sa'kin? Eh nakita ko na ang lahat ng yan. Mula ulo hanggang paa. Malanding sambit ni Ken. Yumukod ito at pinatong ang dalawang kamay sa kama sa pagitan ni Pauline at nilapit ang mukha niya sa asawa na ilang pulgada na lang ang layo. Pinagmasdan ito ang labi ni Pauline at pagkatapos ay tinitigan ito sa mga mata. Hindi bale, kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Sambit pa ni Ken. Umayos na ito ng tayo at sa harapan ni Pauline ay isa-isa niyang inaalis ang botones ng kanyang polo na para bang nang aakit. Natulala naman si Pauline at pinasadahan ang tingin ng malaperpektong abs ni Ken nang tuluyan itong mahubadang polong suot. Kamuntik na ngang tumulo ang laway nito. Bumalik lamang ito sa ulirat nang unti-unti nang tinatanggal ni Ken ang suot nitong sinturon at mukhang may balak pang maghubo. Stop! Huwag mong ituloy ang gagawin mo! Sinasabi ko sa'yo! Pagbabanta naman ni Pauline at namimilog ang mga mata nito. Bakit? Ayaw mo bang makita ulit ito?
Naaalala mo ba kung paano mo ito pinaglaruan gamit ang iyong... Ken! Ang bastos mo! Manahimik ka nga! Wala akong naririnig! Sambit ni Pauline at tinakpan ito ang dalawa niyang tenga. Bastos? Mag-asawa na tayo, Pauline. Walang bastos anumang gusto nating gawin. Sambit pa ni Ken at ngumisi ito. Tuwang-tuwa naman itong asarin ang asawa. Mas lalo patuloy niyang gustong magpursige, gayong nakikita niya kung paano mamula ang dalawang pisngi nito. Wala akong naririnig. Bahala ka dyan! Sambit ni Pauline. Gumapang ito sa kama, palayo kay Ken at nagtalukbong na lamang ng kumot sa sobrang pikon. Noon naman ay tuluyan ang pumasok sa banyo si Ken na may ngisi sa mga labi. Narinig ni Pauline ang pagbukas ng pintuan. Halos 30 minutos din ang itinagal ni Ken sa loob noon. Iniintay niya talaga itong matapos dahil kating-kating na siya sa gown na suot niya at gusto na niyang makapagpalit. Lumabas si Ken sa banyo. Natanging tuwalya lang sa bewang ang nagsisilbing saplot niya. Umiwas naman ang tingin dito si Pauline nang makita niyang mapang-asar na ngisi nito na pinukol sa kanya. Napansin siguro nito ang pagtitig niya sa basa nitong katawan. Ang tagal mo namang matapos? Kanina pa ako katingkati sa gaw na to! Sambit ni Pauline at naglakad na patungo sa banyo nang biglang magsalita si Ken. Bakit papasok ka pa sa banyo para magbihis? Pwede namang dito ka nalang sa harap ko. Pilyong sambit ni Ken at ngumisi na naman ito. Mangarap ka! Mataray na sambit ni Pauline. Hindi ko na kailangang mangarap dahil abot kamay na kita. Sambit pa ni Ken at hinila si Pauline. Niyakap niya ito patalikod at kinulong sa kaniyang bisig. Halos hindi makagalaw si Pauline sa pagkakabigla. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang mainit na labi ni Ken sa kaniyang batok. Mabilis na nagtayuan ang kaniyang balahibo. Samantalang si Ken ay tila hindi na napigilan ang nagiinit na damdamin para sa asawa. Kaya't hinalikan niya ang gilid ng leeg nito pababa. Kakaibang init naman ang namutawi kay Pauline nang maramdaman ang marahang mga halik. Mariin siyang napapikit at pinigilan ang nararamdamang iyon. Kumawala siya sa bisig ni Ken at hinarap ito. Katulad ka rin ng iba, na sex lang ang habol sa akin. Mariing paratang ni Pauline kay Ken, napupuyos ang kanyang damdamin sa isiping iyon. I never had sex with you, Pauline. Because I made love with you the first time. Tandaan mo yan. Just like what I'm doing right now. I want to make you feel my love. Tonight. Seryosong sambit ni Ken. At kinabig ang batok ni Pauline at sinil niya ng halik ang asawa. Hindi naman maitatanggi ni Pauline na gusto rin niya ang pakiramdam ng bawat halik na pinupukol sa kanya ng asawa. Tuluyan na nga siya nitong naihiga sa kama at doon pinagpatuloy ang lahat. Kahit hindi niya aminin ay ramdam niya ang pagmamahal sa marahan nitong mga haplos. He didn't leave any part of her body unloved. Hindi niya alam kung pagmamahal nga ba talaga yon, pero isa lang ang sigurado niya ngayong gabi. Pinahintulutan niya itong muli na angkinin ang kaniyang buong pagkatao. Abangan, mukhang nakumpirma na ni Pauline na may nararamdaman na talaga siya kay Ken. Ngunit ano na kaya ang susunod na mangyayari sa pagmamahalang ito? Malaman na kaya ni Pauline na kamukha niya ang dating minahal ni Ken na si Ari? Hindi may kakaila ni Pauline na masarap ang tulog niya pagkatapos ng kanilang pag-iisa ni Ken. Gumising siyang nakakulong sa mainit na yakap nito at kapwa walang saplot. Hindi may paliwanag ni Pauline ang damdamin. Kahit hindi man niya aminin sa kaniyang sarili, ay iba na ang nararamdaman ng kaniyang puso para sa lalaking asawa na niya ngayon.
Masyadong mabilis ang mga pangyayari sa kanila. Nawari mo ba'y parang isang kisap mata lang? Hindi pa nga niya lubusang nakilala ang lalaki dahil ilang beses pa lang silang nagkakasama. Hindi kagaya ng ibang nagiging mag-asawa na matagal na panahon muna ang pinagsamahan bago nagpakasal. Hindi ito ang pinangarap niyang storya ng pag-ibig niya. Ngunit dahil sa isang gabing naganap, ay nabago ang lahat. Nakapikit pa si Pauline ngunit gising na ang kaniyang diwa. Maya-maya pa'y unti-unti niyang naramdaman ang mas mahigpit na yakap mula kay Ken. Gising na ito. "Good morning, my wife." Bulong ni Ken at naramdaman niya ang paghalik nito sa kaniyang noo. Hindi pa nito alam na gising na rin siya. Hinayaan niya lang ito sa gagawin at nagkunwari pa din siyang tulog. Hinaplos-haplos ni Ken ang buhok niya. Ngayon niya lang naramdaman ang gaya nito, ang pakiramdam na iniingatan at pinapahalagahan. Ginalaw ni Ken ang kanyang ulo ng dahan-dahan upang alisin ang pagkakahiga niya sa braso nito. Tumayo si Ken sa higaan at pinagsisihan niyang sinilipan niya ito dahil nakita lang naman niya si Manoy na mukhang gustong kumaway sa kanya. Kumuha ito ng damit sa maleta dahil hindi na nga ito nakapagbihis pa kagabi. Pasilip-silip pa din siya sa asawa at nang makitang papalapit ito sa kanya ay agad siyang nagtulog-tulugan. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kaniyang noo. Pagkatapos ay narinig niya ang paglabas nito ng pintuan. Lihim naman siyang kinikilig dahil sa ginawa ni Ken. At noon ay nagpagulong-gulong siya sa kama at binalot ang sarili sa comforter na parang lumpia. Samantala, halos atakihin naman sa puso si Ken nang paglabas niya ng kwarto ay nakaabang sa kaniya si Madison. Naka-cross arms at cross legs pa ito. Nawari mo ay inip na inip na sa pag-iintay. "Oh, ba't nandyan ka? Anong ginagawa mo dito?" Sambit ni Ken. Simula nang i-anunsyo niya ang kaniyang kasal ay hindi pa niya gaano nakakausap si Maddie. Kahit alam niyang ngayon ay gigisahin siya nito sa mga katanungan. Alam niya ang tumatakbo sa isipan ng kaniyang kakambal. "Mackenzie, mag-usap nga tayo." Mataray na sambit ni Madison. Ano? Mackenzie? Nakalimutan mo na bang tawagin akong kuya?" Pagalit na tanong ni Ken. "Sumunod ka sa akin. Mag-usap tayo sa labas." Mataray na sambit ni Madison at tumayo na ito at parang alipin naman na sumunod si Ken sa kapatid. Nagtungo sila sa terasa ng bahay. "Baliw ka na ba, kuya?" Panimula ni Madison na namimilog ang mga mata. "What are you talking about?" Kalmadong sambit ni Ken, ngunit alam na niya agad kung anong tinutukoy ng kaniyang kapatid. "Your wife, Pauline, she looks a lot like Aryan. Pare-parehas kaming nabigla, kuya. Hindi na lang namin pinahalatayo ni na mom and dad, but we were so surprised." "So, what's your point?" tanong ni Ken. "Ano naman kung magkamukha sila?" "Yun ang problema, kuya. Pinakasalan mo lang ba si Pauline dahil kamukha siya ni Ari? Kuya, hindi ka pa rin ba nakaka-move on?" "I get it. Na may anak kayo ni Pauline, pero hindi niyo pa nakikilala ang isa't isa. You can still support the child. She can still have our last name. Pwede naman yun. Pero bakit nagpakasal ka ng biglaan? Kaya mo ba siya pinakasalan kasi inaakala mong si Aryan siya?" tanong pa ni Madison. "Kawawa naman si Pauline kung ganon." Dugtong pa nito. Hindi naman umimik si Ken, bagkus ay nakatingin lang ito ng seryoso kay Madison. Samantala, nag-iintay naman sa likod ng pintuan si Pauline kung ano ang isasagot ni Ken sa katanungan ng kapatid. Malakas ang kabog ng dibdib niya at tila ba nanghihina ang kaniyang mga tuhod at tila nawawalan siya ng lakas. Tiimbagang siyang nag-iintay sa sagot ni Ken
na ilang segundo na ay wala pa ding imik hanggang sa isang malalim na buntong hininga ang pinakawala nito. Pero bago pa man ito tuluyang umimik ay tila hindi niya kayang marinig iyon kaya't umalis na lamang siya doon. Kaya ba niya ako pinakasalan? Dahil lang sa mukha ko ang Arya na sinasabi ni Maddie? Kaya ba ganun na lamang siya kabilis nagdesisyon? Napakasalan ako? Hindi dahil mahian na kami? Sambit ni Pauline sa kaniyang isipan. Pakiramdam niya ay nadudurog na ang kaniyang puso sa bawat segundo. Kung kailan naman ngayon na sa palagay niya ay may namumuo na siyang damdamin sa asawa. Hanggang magtanghali ay nahiga lang sa kama si Pauline at nagpanggap na tulog hanggang sa dumating na nga si Ken at niyuyugyug na ang kaniyang balikat. Inaya siya nitong kumain kaya't kahit matamlay siya ay bumangon na din siya. Ayaw naman niyang pagintayin ang mga magulang nila sa hapag. Masayang nagtanghalian ang buong pamilya. Magkakasundo naman ang mga ito at hindi niya kinakitaan ng hindi magandang trato ang mga magulang ni Ken sa kaniyang mga magulang. Maayos itong makisama sa kaniyang pamilya kahit na malayo ang agwat sa isa't isa. Mabait din naman si Maddie sa kanya at palaging ngumingiti sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Paminsan din ay kinakausap siya nito. Okay ka lang ba? Bakit parang kanina ka pa walang kibo? At palaging tipid ang mga sagot mo sa akin? Malumanay na tanong ni Ken at halata ang lungkot sa tinig nito. Hanggang kailan tayo dito? Gusto ko nang umuwi. Sambit ni Pauline sa malumanay na tinig. Mamayang hapon, uuwi na rin tayo. Ipinapaayos ko lang ang kwartong tutuloy natin sa mansyon. Okay ka lang ba? Ayaw mo na bang mag-enjoy dito? Tanong pa ni Ken. Okay lang ako. Tipid na sagot pa ni Pauline. Kasalukuyan siyang nagliligpit ng mga gamit sa kwarto dahil kanina pa niya gustong layuan si Ken at umalis na lang. Ngunit hindi naman siya makawala sa paningin nito at palaging nakabuntot sa kaniya. Eh bakit ganyan ka? Hindi ka naman ganyan kahapon ah. Sambit ni Ken at niyakap siya mula sa likuran. Natigil naman sa pagtutupi si Pauline ng mga damit niya. Napasinghap rin siya nang halika ni Ken ang kaniyang batok. Ken! Mahinang sambit niya sa pangalan nito. Tinig iyon ang pagtutol. Ngunit nang iangat nito ang kamay patungo sa kaniyang dibdib, ay ibang sensasyon na naman ang kaniyang naramdaman. Tila ba bibigay na naman ang kaniyang katawan. Ken, tama na! Sambit ni Pauline at winaksi ang kamay nito at saka hinarap ang asawa. Sabihin mo nga sa akin ng totoo? Bakit mo ba ako pinakasalan? May inis sa tinig ni Pauline. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo ang dahilan? Gusto kitang panagutan. Sambit ni Ken. Bakit mo ko gustong panagutan? Tanong ni Pauline. Dahil may anak tayo. Kailangan ako ni Amara. Naguguluhang sambit ni Ken. Hindi niya mawari kung bakit ganon ang mga tanong ni Pauline sa kanya. Totoo ba yan? O baka kaya mo ko pinakasalan dahil kamukha ko lang yung dati mong minahal? Si Aryan! Tama? Hindi pa tayo lubusang magkakilala, Ken. Kahit hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob mong pakasalan ako. Dahil ba nakikita mo si Aryan sa mukha ko? Kaya ngayon inaakala mong natupad na yung pangarap mong pakasalan yung dati mong mahal. Kasi kamukha ko si Aryan na sinasabi ng kapatid mo. Sambit ni Pauline at diretsyong tinignan sa mga mata si Ken. Hindi ko sinasadyang marindig ang pag-uusap nyo. Dugtong pa ni Pauline at umiwas ng tingin. Hindi mo ba narinig ang naging sagot ko sa kanya? Tanong naman ni Ken at hinawakan ang baba ni Pauline. Iniangat niya iyon upang magtama ang kanilang mga mata. Umiling-iling naman ito. Hindi. Umalis na ako. Ang tagal mong sumagot. Hindi ko na naintay.
Dahil sa malamang, ay masasaktan lang ako doon. Kung nagtagal ka pa sana at inintay mo ang sagot ko, nalaman mo sanang walang kinalaman ang pagpapakasal ko sa'yo kay Aryan. She's just part of my past. At tama ka. Mabilis ang naging desisyon kong pakasalan ka. Pero mali ang isipin mo na kaya kita pinakasalan ay dahil sa kamukha mo siya. You both look the same. Yes. But you know what's make the difference? It's in your eyes, Pauline. Yung mga mata mo na unang tingin pa lang sa akin ay para na akong nalulunod. Mga matang nagsasabi ng libu-libong salita. There's something in your eyes that I cannot explain. I feel connected with you. And when that one night happened, mas lalo pa akong nabaliw. I want you. All of you. I don't know if it's love at first sight or whatever it is. I just feel my soul connected to you. And to tell you honestly, gusto na kita bago ko pa malaman na dinadala mo ang anak natin. Pinanagutan kita hindi dahil lang sa may anak na tayo. Pinanagutan kita dahil gusto kong makilala ka at makasama ka pa ng mahabang panahon. Let's get to know each other for a lifetime. Hindi ako magsasawang kilalanin ka at mas kilalanin ka pa sa paglipas ng maraming mga taon. Sambit ni Ken habang masuyong tinitignan sa mga mata si Pauline. Tila naantig naman ang puso ni Pauline sa mahabang litanya ng kanyang asawa at hindi na niya napigilan pa ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Ken ng mahigpit. We still have a lifetime to know each other, kaya wag mo nang sasabihin ulit na hindi pa natin kilala ang isa't isa. Dahil kaya kita pinakasalan para mas makilala ka. Sambit ni Ken habang niyakap siya nito at niyakap rin niya ito ng mahigpit. Makalipas ang 3 taon, masayang namuhay si Ken at Pauline sa Pilipinas. Bumili sila ng sarili nilang bahay upang doon magsimula at kagaya ng sinabi ni Ken ay mas nakilala nila ang isa't isa sa 3 taong lumipas. Marami silang pinagkaiba at marami ding hindi mapagkasunduan. Ngunit mas maraming bagay naman na sila ay magkasundo. Ngayon nga ay mas lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan. Ngayon nga ay kakarating lang nila sa Muntinaro. Kada Pasko at bagong taon ay dito sila nagdiriwang. Pangako na iyon ni Pauline at Ken sa lolo at lola ni Amara bilang bakasyon na din. Kasama din ni Pauline ang kaniyang buong pamilya, mga magulang at kapatid. At unang pagkakataon ng mga ito na makarating sa Wilford Palace. Kagaya niya nung unang makarating siya dito ay manghang-mangha din ang mga ito sa laki at lawak ng palasyo na parabang sa TV lang makikita. Nagagalak naman silang sinalubong ni Ismael at Agatha sa entrada ng mansyon. Agad na hinalikan ni Ismael at Agatha ang apo nilang si Amara. Nagbatian at kamustahan naman ang magkumpadreng Ismael at Alejandro. Ganon din si Marian at Agatha na nagtsikahan agad pagkakita pa lamang. Masayang kwentuhan at kamustahan sa pagkainan ang ginawa ng mga ito. Mababatid mo talagang masaya at maayos ang buong pamilya. Siya nga pala anak, Mackenzie. Nabanggit ba ng kapatid mo na isasama niya ang boyfriend niya sa Pasko? Ipapakilala niya daw sa atin. Sambit ni Agatha. Sumama naman ang timpla ni Ismael sa sinabi ni Agatha. Bagamat alam na niyang nagpaalam na nga si Maddy na isasama ang kaniyang boyfriend ay tila hindi pa din niya nagustuhan ang idea kaya't nabubugnot ito. Boyfriend? Taas kilay na sambit ni Mackenzie. Wala siyang nababanggit sa akin na may nobyo pala siya. At isa pa, ang bata-bata pa ni Madison para sa ganyan. Hindi pa matured ang isip niya para magkaroon ng nobyo. Kahit namumuhay siya mag-isa sa ibang bansa, isip bata pa din ang babaeng yun. Sambit ni Mackenzie na nakakunot ang noo.
Alam nyo kayong dalawa? Gusto nyo bang tumandang dalaga si Madison? Maki, kambal kayo ng kapatid mo. Kahit malamang ay 28 anyos na din yon. Ano ba kayong dalawa? Tila nabubor yung sambit ni Agatha, kina Ismael at Mackenzie. Wala akong pakialam. Kahit mag-50 pa siya, hindi ako papayag na magkaroon siya ng boyfriend. Sambit ni Ismael. Iiling-iling na lamang si Agatha at napaira pa ito. Baby girl na baby girl kasi ang turing ni Ismael kay Madison. Dahil ito lang ang nag-iisang babae sa pamilya, kaya't hindi nito matanggap na may nobyo na ang anak. Nagpaalam naman ng maayos sa kanya si Madison at umuo naman siya dito dahil ayaw naman niyang masaktan ang damdamin nito kung tatanggi siyang isama ang nobyo. Ayaw naman niyang magkaalitan ng anak. Pero tila ba ayaw din niyang papasukin ng palasyo ang binatang isasama nito. Dumating ang araw ng Pasko at malawak ang mga ngiti ni Ismael nang dumating si Madison nang mag-isa. Oh, anak! Bakit hindi mo kasama ang boyfriend mo? Excited pa naman akong makilala siya. Plastic na sambit ni Ismael sa anak. Ang totoo ay nagdidiwang talaga ang kaniyang loob. Kunot noon namang napatingin si Agatha kay Ismael. Anong excited ang sinasabi ng isang to? Sambit niya sa isipan. Ah! Please don't ask me, Dad! We broke up! Sambit ni Madison. Lalo namang lumawak ang ngiti ni Ismael sa kalooban niya, pero binigyan niya ng malungkot na mukha ang anak. Ganun ba, darling? Hayaan mo na nga ang lalaking yon, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Sambit nito kay Madison. Ngunit tila hindi naman siya nito pinansin at dumiretso ito sa ina at doon humagulhol. Ang mami Agatha kasi niya ang palagi niyang nasasabihan ng tungkol sa kanyang love life. Para namang nalungkot si Ismael nang makitang umiiyak si Madison at tila nasasaktan din siya sa pag-iyak nito. Wala naman siyang nagawa kundi pagmasda na lang din itong umiiyak sa balikat ni Agatha. Tuwang-tuwa naman ang kalooban ni Jericho nang mabalita ang hindi dumating ang kasintahan ni Madison at bukod doon ay nag-break pa ang dalawa. Parang ulol naman itong pinagmamasdan si Madison habang masayang nagbibigay ng regalo sa kanilang lahat na nasa sala sa harap ng malaking Christmas tree. Para sa'yo, Jericho, sambit ni Madison at inabot sa kanya ang regalo. Wow! Talaga, meron din ako! Sambit niya. Oo naman, ngiting tugon ni Madison. At noon ay lumapit na ito sa kaniyang mga magulang upang mag-abot din ng aginaldo. Tila naman na statwa si Jericho at nagayuma sa mga ngiti ni Madison habang hawak ang binigay nitong regalo at nag-i-imagine na kinakasal na silang dalawa. Napa-advance talaga ang imagination nito. Samantala, si Puli naman ang namigay ng kanyang regalo sa lahat at matapos niyang maabutan ng lahat ay si Ken naman ang panghuli niyang binigyan. Thank you, love, sambit ni Ken at hinalikan sa labi ang asawa. Welcome, love. Open it, sambit ni Pauline. Baka mamaya may ipis na lalabas dito, ha? Alam ko namang hilig mo kong pagtripan, sambit ni Ken. Baliw, hindi no? Sige na, buksan mo na para malaman mo na. Ngiting sambit ni Pauline. Noon naman ay inalis ni Ken ang balot at tumambad sa kaniya ang isang maliit na red box. Nagtataka naman si Ken at tinignan ang asawa. Huwag mong sabihin nagpo-propose ka sa akin, love. Ganyan ka na ba in love sa akin at gusto mo pa ulit magpakasal? Sambit ni Ken. Ang dami mong sinasabi, buksan mo na kaya. Lahat naman ay nag-aabang na makita ang regalo ni Pauline kay Ken dahil na-curious din ang mga ito. Dahan-dahang binuksan ni Ken ang box at tumambad sa kanya ang isang positive pregnancy test kit at isang ultrasound na may larawan ng isang sanggol. Halos napasinghapang lahat nang kunin ni Ken iyon.
Samantalang si Ken ay natulala ng ilang segundo sa hawak niyang ultrasound at hindi makapaniwala. Isang taon din nilang sinubukang makabuo at talagang nahirapan sila. At ngayon nga ay tinupad na ang matagal nilang hiling. Am I going to be a dad again? Sambit ni Ken at gulat na pinagmasdan si Pauline. Yes, love. We're having our baby number 2. Malawak na ngiting sambit ni Pauline. Napahiyaw naman si Ken sa labis na kaligayahan at binuhat si Pauline at inikot-ikot pa ito. Sabay sigaw ng magiging tatay na siya ulit. Masaya naman ang lahat na magkakaroon na ulit ng bagong miyembro ang pamilya Alcantara at pamilya Wilford. Wala nang mahihiling pa si Pauline nang makita ang bagong silang na anak. Not just one, but a twin baby girl. Mahal na mahal niya si Ken at kapantay ng pagmamahal na yon ang pagmamahal na iuukol niya sa kanilang anak at magiging mga anak pa. Kung babalikan niya ang araw na una silang nagkita ni Ken, ay masasabi niya ngayon na pipiliin pa din niyang muling ipagkaloob ang kanyang sarili at buong pagkatao sa isang gabi na yon, na ngayon ay walang hanggang pagmamahalan at kaligayahan ang naging kapalit para sa kanya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento dahil marami nang nagbi-video okay sa ating mga kapitbahay. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!